Na-miss ko lang yung feeling na in love ka for the first time, mm-hmm. yung may yung nag-iisip ka sa gabi na ako kaya ay iniisip niya. Sino ba ang first ano mo? Ha? Sino ba ang first crush mo? O na ganyan? Kunyari, di ba, may nakaaway si boyfriend or si ano, tapos magpapakita kung gano'n siya sa switch sa ibang lalaki sa harapan pa niya. Ay, hindi ako gano'n. May mga gano'ng babae kayo. Oh, sino? Parang kilalang-kilala bakit mo. Bakit nagkatanong ko? Welcome once again everybody, dito na naman po sa magandang episode ng Nerding With You Podcast. Ang podcast po ng mag-asawa, trying to nerd out, ako pala, trying nerdy husband, trying to nerd out with his clueless wives. Wife pala, hindi wives, parang aking one and only wife na si Glendz. Ako po ay si Topz, kamusta po kayong lahat? We hope everyone is healthy and safe while you are watching or listening to this podcast. Bago ang lahat, take it away. Glenda, anong iyong message? Ano? Script mo. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa aming podcast sa YouTube channel, mm-hmm. and sa mga nag-follow sa ating podcast sa Apple and Spotify. And if it is your first time na makinig or manood dito ang aming podcast, don't forget to follow us on podcast sa Apple and Spotify, and also subscribe sa aming YouTube channel. And also we also have other social media pages sa FB, Instagram, Twitter, yun po. Thank you. Yeah, salamat po. Ngayong araw na to, ang ating topic ay bagong bago. As in, talagang sobrang bago. Mm-hmm. Walang iba kundi ang my letters are my most secret possessions. I write them when I have a crush so intense, I don't know what else to do. There are 5 total. Peter, the most popular guy in school. Kenny from camp. Lucas from homecoming. John Ambrose from Model UN. And Josh. But he's my sister's boyfriend. The letters are out. To all the boys I've loved before. O, di ba parang kanta na? Oo, ano yung kanta? Dino kumanta. To all the girls I loved before, yata. Si Victor Wood ba yun? Hindi, si Julio Iglesias. Ayun, Victor Wood pang Pinoy. International pa. Ayan. Oh, so, ito po is to all the boys I've loved before. Yan. So, really, 3 parts to, di ba? Sabi mo. So, first part muna tayo. Ano yung unang part? Kasi base yan sa book eh. Sino ba ang author niyan? Ano po to? Itong film na to is teen romantic comedy. So, magpapaka-teen muna tayo ngayon. Tatrying hard teen muna. Alas sa pamagat pa lang alam mo na love story, which is ayun. Kasi nag-ano siya eh. Kumbaga, nag-trending siya the first time na nirelease ito dahil nga pero ano? Na-release to 2018 pa po. Yung first is 2018, the second one is sequel niya is 2020, and then okay. Yung sunod is just this year. Ngayong 2021, oh, diba, February siya. And actually, mataas yung mga rating niya sa Rotten Tomatoes, parang I think 80%. So, parang recommended na din natin kung naghahanap kayo ng something na pang-kilig. Pang-kilig, pang-teens. Tsaka pang-good vibes. Pang-good vibes kahit papano. Pero, lalo na sa panahon ngayon, kung naghahanap kayo ng something na hindi na masyadong heavy, ito ay something na although, nung una nga siya nirelease, dahil nga, alam naman ako, di ba? Hindi naman ako allergic, pero sabihin na natin, medyo bias pagdating sa mga romcom kasi nga once you watch a romantic comedy movie parang napadod mo na lahat kasi parang lahat ano na yung mga common tropes. So bago yan, ano bang ano mo yung habang so ano ba ito tungkol saan, bigyan mo ng isang mabilis na plot. Ang pelikula po to ay tungkol sa isang teenager na Korean American na si Lara Jean. Meron siyang kapatid na panganay na babae, ang pangalan niya si Margo. Si Margo at saka ang kanyang bunsong kapatid na si Kitty. So si Lara Jean is tatlo sila magkakapatid na babae. Throughout her life, yung mga ages na ko saan nagkakaroon siya ng mga love. Syempre alam naman natin, mga crush, siya alam naman natin mga babae, di ba? Parang hindi siya na makapag tapat sa kanilang iniibig, kumbaga. Sa kanya mga crushes. Ang ginagawa niya, nag-gugas siya ng sulat. Sinusulatan niya, pero hindi niya siya
pinapadala. Although may mga mang stamps. Kumbaga, may stamps and may address. So parang ready to ano na lang, ready to mail. Pero para sa kanya, it's one way of her to letting out her ano, tala yung feelings. So kaya to all the boys I love. Ibig sabihin yun yung mga letters niya na sinulat na sa mga lalaking yung crush niya. Parang isang hindi inaasahang pagkakataon dahil nga naka-experience siya ng medyo kasi teenager, di ba? Parang ng konting loneliness. Kasi yung mother niya is namatay. Namatay yung mother niya. So, yung parang gano'n. Tapos, syempre, nagta-transition na sa, puberty. Nag-ano sila, a period of adjustments sa puberty and at the same time sa pagkamatay ng mother niya. So, syempre, malungkot siya. So, ang ginawa ng kanyang kapatid na bunsong babae. Dahil ang intention naman niya is para maging masaya, para magkaroon. Tsaka kasi, lumabas kasi sila Regine, siya lumalabas eh. Tsaka at siguro ang nag-trigger din dito ay yung pag-alis ng kanyang kapatid, yung pangalan na kapatid. Tsaka pinupush nila siya na mag-boyfriend na. Oo, kasi nga dahil yung kanyang kapatid na babae na panganay, since parang Si Margo, siya na rin yung in a way naging mother figure. Eh magka-college na, so pupunta sa ibang lugar. So syempre para makakope dun sa loneliness, ang ginawa ng kapatid niyang bunso is iminili yung mga ano, pinadala niya yung mga sulat para at least sa limang letters ba 'yon? Mm-hmm. At least isa man lang sa kanila magkaroon ng interest sa kanya para magkaroon naman ng love life at saya yung buhay niya. So doon na tumakbo yung story na lahat ng mga naging crush niya at love niya before, na-receive yung mga sulat, tinry siya i-confront, and syempre, di ba, napaka-embarrassing moment yun sa isang babae. Yung lahat ng mga crush mo, nalaman nila na crush nila ikaw. Crush mo sila. Tapos talagang kinumpront ka. So, doon na tumakbo yung story. Doon na tumakbo yung story. Kasi yung isa naman, yung isang naging crush niya. Para nagpanggap sila na maging boyfriend. Parang tinake advantage yun dahil nga ka-undergo lang sa breakup. Para pagselosin yung ex. So doon na tumakbo yung story. So nagpretend sila, and eventually, as we all do know, sa mga ganito klaseng pelikula, sila ay nagka-inlaban. At doon nagtatapos ang part 1. Ayun. Sa ikaw ba? Ano bang inyong habang pinapanood mo yung pelikula, ikaw ba'y kinilig? Meron ka ba expectation? Ano bang masasabi mo sa pelikula? Oo, syempre may konting kinilig kasi parang naalala mo yung kabataan mo. yung ganun age, same age mo siya. Na ganun. Kasi ganun din ako sa kanya, hindi ako nagsasabi. Kamo ba yun sa babae? Lalo na sa babae kasi mahirap na... Lalo na sa ganun age, di ba? Oo, mahirap. Sa rejection at saka sa atin as sa Pinas, tayong mga Pinoy as culture na rin natin, na usually yung mga babae hindi naman naliligaw, mga lalaki yung naliligaw. So more on sa ating mga Pinoy, pero siya ano siya parang sa kanila, 'di ba, mas liberated sila. Pero hindi nga, ayaw nga niyang ipaalam. Pero may ganun pa rin siya, para siyang Pinay yung kanyang culture, kumbaga. So, Korean kasi Asian. So, yun. Siguro, kasi Asian siya. Kaya medyo conservative type. Okay. So, kapag gano'n, hindi talaga kayo, pag mga babae, hindi kayo, ano? Hindi ko alam sa ibang babae, pero ako nagsasalita lang para sa sarili ko. So hindi mo talaga pinaparamdam. Pero may mga mannerism ka na talagang, ano, may mga tell ka ba? Hindi. Wala kang tell? Hindi talaga... Pag crush ko yung lalaki. Ano talaga? Kapag crush ko siya, normal lang ako. Mas nagiging ano pa ako sa kanya. Masumit? Oo. So, kasi para hindi niya isipin na type ko siya. Parang gano'n. Masyado kasi nakakalaki sa ulo pa minsan na lalaki pag nalalaman niya na. Tsaka baka i-take advantage niya. No? Ayun nga. Oo. So yun ang naramdaman mo. Okay. So ikaw? Ano? Habang pinapanood mo. Sige, titignan ko muna siya as a film critic or trying hard to be a film critic. Siyempre nga, coming into the movie, alam ko na yung ini-expect ko. Lalo na nag-trending siya kasi siyempre, di ba, parang pag sinabi mong number one, romcom. So parang
okay, baka ang ano nung to is pampapakilig at saka something na napanood mo na. Hmm. Pero ano nga, di ba, yung common tropes na nagpanggap, nagkain laban, andun na yun, given na yun, halos napadod mo na yan maraming beses na dun sa pelikula ni Sandra Bullock at saka ni Ryan Reynolds, yung The Proposal. Alam mo ba yun? Hindi. Yung mag-boss, ano, nag-reach siyang hindi. Hindi, hindi ka alam. Alam mo yung, ano, yung nagpanggap sila na mag-engage or mag-asawa dahil si Sandra Bullock, eh, Canadian, na expire yung visa. Hindi ko nga magkagalit alam. Sila. Oh, sige. Tapos meron pa yung The Wedding Date. Pinanood natin to. Mag-jowa tayo na noon. The Wedding Date. Oh. Oh, yung nag-hire siya ng ano, wedding date na nagpanggap na boyfriend niya. Hindi tapos nagkain laban as usual. So parang ganito din, yun nga, tinake advantage kasi ni Pugi Lamig nung character yung lalaki. Ni anong Peter. Ni Peter, yung pagiging crush. Para magandang gawing ni ma subject or gawing accomplice para pagsilosa pagsilosin yung kanyang girlfriend yung pagpapanggap. Syempre laging merong pag sa mga ganyan laging may sub character or sidekick na nagpapatawa. In case dito sa case sa movie nito yung kapatid nila si Kitty. Tapos laging merong third party in this case yung ano nga ex. Laging merong conflict at the end na malalaman na may iba palang intensyon, magkaaway, tapos ito yung mga pampakilig moments. Pero tapos marirealize nila na ano pala, mahal pala nila isa't isa, na nahulog na sila, sabi hindi ako mahulog, kumuha pa nga sila ng kontrata. Pero siguro, ano, the only difference siguro nga, unang-una yung character, unlike sa mga before, syempre parehas puti. Or parehas itim. Ito medyo may touch ng American. Tapos, laging merong parang adult figure na in this case, yung tatay. Yung tatay yung father or adult figure. Okay siya. Okay naman siya. Kinilig ba ako? A little bit. Kasi sabi mo, hindi naman pilit. Hindi naman yung pilit. Mga scenes is hindi pinilit na pakilig yung mga tao. Yun kasi ang naging gusto ko din sa pelikula na to na hindi sila talaga pumili ng sobrang ganda at hindi ko naman sinasabing hindi ganun kaganda yung artista. Sobrang ganda at sobrang pogi na parang ginawa talaga na yun yung selling point na panoodin nyo to. Ito na ito. Pag-ganda at pogi. Pero ito parang nakikita mo na normal pero may chemistry sila. Yung chemistry nila organic. Na talagang yung kanilang ano is natural. Hindi yung pilit na kailangan pakiligin. So yun ang siguro naging maganda sa pelikula na to. Kahit kay Josh may para may chemistry din. Kahit kay Josh sila Regine, di ba? Oo. So parang doon pa lang tsaka yun nga like I said, ang isang couples kasi makikita mo yung chemistry kung paano sila mag-interact with other characters. So dito talagang pinakita nila kung paano sila mag-interact against dun sa third party, sa mga kaibigan, unlike nga dun sa may Amanda, diba? Parang sila lang dalawa kaya hindi ko makita yung chemistry, pero at least dito napakita. So it's a good romantic movie, although yun nga, typical love story. Pero hindi ko meaning ko na ano, na nakikinilig ako. Sabi mo kinilig ka din. Oo nga, kinilig nga sa ending na for some reason, hindi ko napigilang mapangiti. Bakit? Wala, yun may na. Naalala ka. Bro, alala. Wala, naalala lang ako. Grabe siya yung reaction. Alala. Wala, ano lang. Siyempre, natuwa ka lang dahil nakita na ako sa kanila. Kasi they're a cute couple. Ayun, ikaw ba? Anong masasabi mo? Is there something different or the same? Same-same lang ba? Oo, same-same lang nga siya. Yun nga, hindi naman pinipilit, kumbaga. So parang everything is, kung titignan mo, everything is parang natural. So parang kung kuhaanuhin mo naman, parang maiilagay mo din naman yung sarili mo kay Lara Jean, parang ganun. Hindi dahil ba sa ano, mahilig ka rin sa Yakult, kaya... Yakult? Ay, hindi. Hindi mo napansin yung Yakult? Oo, napansin ko. Ano mo ba na ano? Mahilig nga ako sa Yakult. Ano mo ba nung ano, nung pinalabas daw yan, tumaas ng sales ng Yakult. Oo, totoo, dahil ano, na-intriga sila eh, kung ano daw yung... Paano yung Yakult? Pero ano ba, hindi naman siya Korean. Asian sabi yata. Sabi niya Korean ano daw eh, Korean drink. Yogurt drink eh. Hindi naman siya Korean. Pero may Yakult dito eh, di ba? Sa mga groceries. Oo, meron sa... Kaya ano, na ano nga ako, nagulat ako eh. Kasi usually, sa Dubai...
sa yung Yakult, sa ano mo lang makikita, store. Filipino store. Ah. O, diba? Dito kahit hindi Filipino pero store. Pero wala na ngayon siya. Actually. Oh. Anyway. Oh. Anyway, so hindi namin pag-uusapan sa Yakult. Ako ba? Ano ba? Ano pa yung ano mo, yung napansin mo sa pelikula na to, pinapanood mo siya? Ano yung... Bumubulong ka. Hindi ako bumubulong. Lakas-lakas nga eh. Kasi naka-headphones eh. Ano ba yung inano mo? Ano ba yung mga kilig moments para sa iyo talaga na kasi nakikita ko alam niyo po ba itong si Glenda kapag alam ko yung pag gay na kinikilig eh. Bakit? Yung ano yung nakangiti na talagang hinibabura sa mukha na talagang lang yung parang may pinagmamasdang dalawang tuta na naglalambingan or parang ganun. So yun lagi ko siyang sinisilig kapag nanonood yan ng alam ba ng mga romantic ano oh, so, kahit interview ni Catherine at saka ni Daniel Padilla yo maganda no kaya oh marami risky. Akong kilig sa katawan ikaw wala meron naman pero ayokong ipilit no hindi naman ako ano hindi naman pinipilit eh hindi naman pong hindi man yun nga ayaw ko kasi alam mo kasi yung love team or love story na talagang ginawa dahil yung writer is siguro may personal experience na it the story itself came from the heart hindi yung pinipilit story na ano kaya yung magpapakilig sa mga tao yung maghuhook sa mga tao yung parang cash grab kung tawagin na pakiyot pa tweet times na ito yung bebenta kasi ano kaya yung may pagganan-ganan yung buhok yung magano tapos yung kunyari mag-aaway ng konti magsusungitan tapos mamaya pag hindi na nakatingin yung babae o lalaki sisilip ng gano'n tapos yay kikiligin yung mga tao yung mga gano'n na pwersa na alam mo na ito ginawa to para lang magpakilig pero dito ano kasi siguro ang nagpaano dito yung contrast from the start ng kanilang syempre yung kanilang race magkaiba from there at saka yung character din ni maganda kasi yung backstory personality nila kung maganda kasi yung backstory ni ano ni Lara Jean eh, kasi parang alam mo kung saan siya nanggagaling kung bakit siya someone na hindi open sa mundo dahil nga naka-experience siya ng tragedy at the same time yung kanyang closest friend since the death of her mother is aalis. Tapos, at the same time, yung kanyang, yung naging boyfriend kasi ng kanyang sister, na in love din siya. Best friend niya kasi yun. Best friend nila, pero... Best friend niya, bago pa naging boyfriend ng ate niya. Nanahulog na rin yung loob niya, pero syempre, nakauna si ate. Hindi naman naunahan, pero syempre, as respect sa kapatid niya. Hindi niya so, sinabi. Hindi niya, kinip na lang niya yung feelings na yun. Oo, oo. Pero, okay, understandable ba yun na magalit ka? Yung pala ang tanong ko sa inyo. Ano kayo ba? Halimbawa, ikaw, magkaibigan or magkapatid. Tapos, isang lalaki na in love kayo parehas. Magagalit ka ba doon sa ano? Depende yun. Hindi ako magagalit kung na in love lang siya. Magagalit ako kung halimbawa, mag-boyfriend pa kami, in a relationship pa kami nung guy. Tapos, yung magsasabi siya, yung halimbawa yung babae na sasabihin niya na in love siya dun sa lalaki. So, yun yung medyo ano, foul kumbaga. Kasi pero, anong intention mo na para sabihin yun? Eh alam mo naman na in a relationship na. Pero kung break na kami, okay lang. Ako yun ha, personally. Okay. Pag break na kami, okay lang kung gusto mo kung sabihin. Pero during our relationship. In a relationship status, tapos doon ka magsasabi, ay foul sa akin yun. Ay, pero sa case dito sa movie na to, bakit nagalit yung sister niya? Eh wala naman na sila. Hindi nagalit yung kapatid niya. Naisip lang nung kaya nagalit yung kapatid niya kasi hindi siya nakikipag-zoom, nakikipag-chat, hindi na siya nakikipag update. Hindi na niya ina-update yung kapatid niya. Kaya nagalit yung kapatid niya kasi iniisip niya na ano ba to? Iniiwasan ba ako nito kasi na-in love na siya kay sa ex ko, kay Josh. O, di ba yun ang sinabi ng kapatid niya? Iniisip niya pero nga. Pero wala na sila eh. Oo nga, pero yun ang sinabi ng kapatid niya na hindi kasi di ba ganun yung usapan nila. Ang usapan nila ni Margo is mag-ano sila lagi, mag-chat or video call, parang ganun. Skype, kasi, diba? Kaya nga mag-Skype sila. Pero si Lara Jean, kapag mag-Skype sila, siya available. Ginaghost lang. Or umaano,
nakikipagkita siya sa atin niya pero nagmamadali siya. Hindi kaya kasi kaya niya ginawa yun dahil nga nakarating niya yung mga sulat, ayaw niyang mapapag-usapan yun or baka malaman niya na ganun niya. Kasi kasi iniisip niya baka nga magalit yung kanyang kapatid. Baka masaktan yung kapatid niya. Oo, pero ano bakit? Eh kasi nga, ex niya eh. So hindi niya alam kung... Ano magiging kasi, reaction? Kaya naman nag-break yung kapatid niya at saka yung boyfriend niya, si Josh. Mm. Si Josh at si Margo. Kaya naman nag-break. Kasi pupunta lang si Margo sa college, di ba? Mm. Pupunta siya sa ibang lugar. Parang, tinutupad niya lang yung gusto ng mami niya na kapag pumunta siya ng university, wala siyang boyfriend. Parang ganon. Ah, okay. Sounds familiar. So, di ba? So, ganun ka rin. Bawal mag-girlfriend. So, ganyan. Habang nag-review, huwag mo na mag-girlfriend. Bawal kang mag-girlfriend kahit nag-aaral ka. Diba? Basta makapasa muna ng engineering. Or so, after mo nakagraduate ka na, nagre-review ka naman, bawal ka pa rin. Dapat nga, maipasa mo muna yung may distraction. Yun. So, ganun yung ano niya. Yung strict, no? So, ganun yung nangyari, diba? So, syempre, kapag ikaw din, pareho kasi sila si Peter, si Josh, hindi din sila nag-uusap na, diba? Kasi nga, nalaman nga ni Peter, nabasa niya yung sulat. Syempre, si girl, si Lara, kaya iniiwasan niya. Hindi, kahit naman si Margo, hindi din daw nagre-reach out kay Peter. Parang yun lang ang hinihintay ni Peter. Eh, nag-break nga eh. Hindi naman sila nag-iwala in good terms, diba? Ano yung in-expect mo? Eh, syempre, in good terms naman sila naghiwalay. Hindi, Hindi, si ano lang talaga ang ayaw makapag-usap sa kanya, si Margo. Ay, parang break na tayo, ganun lang. Ay, kaya, kaya masakit sa lalaki yun. Pero yun nga. Eh, kaya nga, ba't pa siya, nag-expect pa rin siya na kusapin siya? Or nagtataka lang siya? Oo, syempre, nagtataka lang din siya na hindi naman sila nag-break dahil nag-away sila eh. Mm. Kumbaga, okay naman yung break-up nila. Oo, kumbaga. Parang career mo na barog love life. So, at least, ano man lang, kumustahin mo, kahit naman break kayo eh. At least may pinagsamahan naman sila. Kasi simula ng pagkabata eh, magkakakilala sila, di ba? At the same time, magkapit-bahay kasi sila eh. So, parang ganun. So, siguro, nahihinayang si Josh. Si ano naman, si Lara G naman, since ayaw niyang masaktan yung kapatid niya kasi hindi niya alam kung ano yung magiging reaction ng kapatid niya ni Margo. Hmm. So, ang ginagawa niya is, iniiwasan na lang niya makausap yung kapatid niya kasi siya is hindi niya kaya magsinungaling sa kapatid niya. Hindi niya matutago kung ano talaga yung ano. Kapag nagtanong yung kapatid niya, baka masabi niya. And at the same time, gusto niya din namang ikwento sa kapatid niya. Mm. Pero natatakot lang siya kung ano yung magiging reaction ng sister ni Margo. Mm. So, yun. So, ano pala? Okay. Mm. So, justifiable lang na magalit yung sister niya nung malaman na... Na ano? Hindi siguro, naman siya... Hindi lang niya alam yung siya, whole story. Oo, hindi naman siya nagalit. Nagtampo? Hindi naman siya nagalit for the sake na dahil sila ganun, 'di ba? Kaya siya nagalit kasi dahil may nag-leak na something na kakaiba na. Eh, hindi naman siya doon nagalit, 'di ba? Si Margo. Nagalit niya nung malaman na crush. 'Di ba? Pagkabukas ng pinto nakita nag-uusap. Oo, kasi nga ang ano nila is close kasi sila eh. Parang kung crush mo siya, ba't hindi mo sinasabi sa akin? Parang yung doon siya nasaktan sa hindi niya pagsasabi. Tsaka hindi din niya alam pero daw yung hindi, whole story. Pero hindi siya nagalit dahil crush niya yun. Tsaka to be fair, hindi naman tumagal ng days yung kanilang away. Eh. Oo, nung nalaman naman niya yung explanation ni Lara Jean, ni Margo, ng ate niya, in-accept naman niya. Nangyari na ba yan sa'yo? Ikaw magkaibigan kayo tapos isang lalaki ang type nyo? Hindi. Nangyari lang na meron akong crush na may girlfriend siya. Okay. Tapos sinabi ko sa kanya na... na crush mo siya? Hindi ko sinabi na crush ko siya. Parang nag-usap kami na may... May nalaman feelings. Namin na may mutual feelings pala kami sa isa't isa. Sabi pero, mo kanina hindi ka aamin. Pero ako na yung nagsabi sa kanya na wag niyang... Sinabi ko sa kanya kasi hindi ko naman sinasabi na mag-break kayo. Ako nagsabi sa kanya na huwag kayong mag-break.
Kasi meron kasing iba na psychology yan. Hindi kasi meron meron kasing iba na sasabihin 'yon kasi ang intention niya is sirain talaga yung relationship. Kahit sabihin mo, huwag mo siya iiwan, pero parang read between the lines. Hindi ako gano'n na kunwari, sasabihin ko, huwag mo siyang iiwan, pero ang totoo, umaasa ako na. Hindi gano'n kasi. Baka era intention mo, ba't mo sinabi? Wala, gusto ko lang ipaalam kasi mag-aano na kami noon, maghihiwalay na. Parang, so, umaasa ka na bago sana magkahiwalay? At least hindi nga. Kasi nga, magkaibigan nga kasi kami. Lalaki? Oo, magkaibigan kami. So, parang, ano lang, nagkasabihan lang na, oo, type kita, ikaw, type mo din ako. So, ganun lang. Pero walang expectation na, sige, mag-boyfriend tayo. Wala. Kasi nga, ano na kayo parang, wala na. Tsaka friend naman. Friend naman kayo. So parang ganun lang yun. So, tingin mo ba nanonood si Guy? Hi, Guy! Hindi ko alam. Mali ko sa kanya. Tagal na nun eh. Mga ano lang high yun. High school ba yun? High school? Puppy love, ganyan. High school yun. Okay. Katulad ka rin ba ni Lara G na maraming lalaking maraming lalaki. Hindi, marami siya lalaking. May mga crush din ako na hindi ko nga sinasabi, di ba sabi ko. Oo, hindi mo. Tapos isinusulat ko na, yun, doon ako nakarelate kay Lara Jean. Sumusulat din ako. Sinasabi mo kung gano'n mo siya kamahal sa... Hindi ko sinasabi sa kanila, sa diary. Oo nga, ibig sabihin, para kasing gano'n, parang kinakausap mo sila through the diary. Through the letters. Na hindi naman mababasa. Oo, na hindi naman niya mababasa. Kasi ako, ang ginagawa ko, yun nga kasi ang ano ko, di ba, kapag may, dahil masyado akong ayoko kasi nung masyadong wala akong mapagsabihan, parang ganun, wala akong mapag-sharean. At tsaka ayoko din kasing i-share yung mga ganung bagay. Parang gusto ko sa sarili ko lang or meron akong gusto ko lang mailabas. So ang ginagawa ko, nagsusulat ako, tapos yun, pagkatapos nun, itatapon ko na yung letter. Parang ganun, mailabas lang. Pag-usapan naman natin. So ikaw, meron ka ba? Ano yun? Meron ka ba? May kumatok ba? Wala, yung mga bata, huwag kang deadma. Ikaw, meron ka? Na ano? Na ganon? Na ano nga? Na ganon. Katulad ni Lara Jean, na may mga girls ka bang you loved before? Anong love? Define love? O crush. crush before na hindi nila nalaman. Meron. Pero hindi mo sinabi. Ba't hindi mo sinabi? Hindi ko feel. Ibig sabihin, saka, hindi mo gusto. Hindi. Depende kasi nga kung gano'y yung level ng pagka-crush mo. Tsaka syempre, takot din ako sa rejection. Siguro depende. Tsaka gusto ko kasing, i-build up muna yung relationship ko dun sa babae para magkaroon ako ng lakas ng loob para umamin. Umaano ka pala. Tinitake advantage mo. Hindi ko tinitake advantage. Parang, syempre. Sabi mo, binibuild mo muna. Bitang relationship, ibig ko sabihin. Kasi, pinifriend mo muna. Muna kasi. May meron palang ano. Let me explain. Meron palang, ano tawag doon? Meron palang balak. Hindi, ibig ko sabihin kasi, di ba, alam mo naman ako, nung kabataan, hindi ako masyado naniniwala sa ligaw. Kasi parang, ligaw is, parang kampanya lang yan. Mga ano lang yan ng mga... Parang politiko lang. Mga ano lang yan ng mga lalaki. Diba? Ayaw manligaw. Hindi. Excuses. hindi ko sinasabing ayaw manligaw. Hindi ako naniniwala sa concept ng ligaw. Kasi para sa akin, para lang siyang politiko na nangangampanya na ibibigay ko ang langit at lupa, magiging dapat ako. Tapos, parang magiging peke ka in a short period of time. Tapos kapag nakuha mo na, syempre, so, ganun ka? Mas maganda na pag nanliligaw ka, ganun ka? Hindi nga ako masyadong manligaw. Oo nga, di ba nanligaw ka naman? Nakaranas kang manligaw, di ba? A little bit. Oo, di ba? So, akin, yung mga pagagawa mong panliligaw, ano yun? Hindi, kasi parang sa akin, syempre, build up muna yung relationship para magkaroon ako ng lakas ng loob para masabi ko na, na gusto kita. Love kita. At least merong konting points man lang. Pero naging natural ako sa mga action ko. Hindi ako nagtatry na pretend na parang kailangan ko lang maging gentleman dahil pogi points yun. Pogi points. O kaya kailangan kong maging matalino sa harap lang nila or magalang sa harap lang nila. Para mas gusto ko na yung kung ano ako organic. Totoo. Organic. Oo. Pero at the same time, syempre gusto ko rin naman maging mabuting tao. As in sa lahat ng pagkakataon, parang without impressing her, impressing anyone or impressing charot her ka. Look,
Tapos? Tapos, siyempre, pag nakikita ko na, oy, parang meron, ano, disang ako, siyempre, kung di ko sinasabihin. Tapos, tip yon sa mga babae. Yun. Kasi, kung meron kayong crush na lalaki, or type na lalaki, magbigay kayo ng konting challenge, ano, hint. Pero hindi naman masyadong obvious. Oh. Parang ganun. Oo, oh, oh nga. Diba? Baka magbigay kasi, kayo ng, kasi halimbawa, baka ma-misinterpret. Oo, ma-misinterpret na masyadong, ano, yung tapos, konti lang tapos, na parang pakita nyo lang na kung gumawa siya ng the moves, may pag-asa siya. Oh. Parang ganun. Pero oh, hindi, baka, hindi masyadong, tapos ipe-friend zone lang. Oo, hindi masyadong so, obvious sweet, ha. Meron kasing obvious na babae na kung magpakita talagang ano ni. Oh. Pero huwag masyadong obvious. Pero magpakita lang kayo. Kung meron kayong type, kung yung lalaki is ano, type nyo. Pero kung type nyo, yung lalaki na binata ha. Binata, hindi at saka hindi in a relationship na. Yung available pa. At saka kayo ay hindi na rin in a relationship. Oo. So, anyway, going back, yun, ganun ako dati. Nung kabataan ko. Hindi, syempre, paano ngayon? Hindi, wala na naman ha. Yun nga, di ba, sabi ko sa iyo, mas maganda sa akin yung pagiging totoo. Dahil syempre ino-offer ko yung sarili ko yung totoong ako. Parang si Josh, 'di ba? Kaya naman siya na in love si Lara Jean kay Josh kasi totoo siya, mabait siya. Hindi siya mabait parang dahil nahulog na yung loob niya through their relationship. Oh, hindi siya napapanggap. Naging mabait si Josh dahil mabait siya, hindi dahil nag-i-impress siya. Si Peter kasi parang kung tutusin nga kung titingnan mo si Peter, parang ano siya jerk. Diba? Parang ginagawa niya 'yon para ano, para pagselosa ng isang babae, yun para naman talagang balikan siya. Ano nila, 'di ba? Diba, parang something ano 'yon. Yun naman talagang ano nila in the first place. Na magpapanggap sila. Pero for a guy, para sa akin lang, parang ano 'yon, jerk move. Kasi manggagamit ka ng tao. Although yung tao naman is willing. Syempre, parang tinik-advantage niya, kumbaga. Tsaka maasa pa rin siya sa ano kasi 'di ba kapag sila magkasama laging bukang bibig niya si girl. Jen ba ang pangalan? Gen ba? Ganun. Jen. G-E-N. So Jen. Jen. Oh, 'di ba? Parang pero siyempre nga kung sabihin na natin nagkahulugan ng loob tapos pero bakit kasi 'di ba? Parang hindi naman siya ganun ka noticeable dati. Ibig sabihin parang binabaliwala lang ni Peter. Sino? Si Lara. Si Lara Jean. Before. Kasi si Lara Jean, para siya yung ordinary girl lang. Si Peter kasi is, ano talaga, parang sikat. Matini idol, parang kilabot ng kolehiyala. Sikat siya sa ano, kasi football player siya. Parang gano'n. Parang, ano siya, sikat siya sa kanilang, famous siya sa kanilang campus. Si Lara Jean is ordinary girl lang. So parang dinadaan-daan lang niya. Kaya hindi mo talaga papansinin nyo. Kasi usually yung mga ganong lalaki ang papansinin nun. Kung sino din ang famous. Si famous, yung maganda, diba? Sobrang ganda. Tapos parang dinadaan-daan lang siya. Tapos sakala napansin nung, type pala ako nito. Yung letter. At the same time, shinut down nga siya diba? Parang kinonfront siya para sabihin, huwag ka nang umasa. Diba? Parang nakakaroon lang siya ng idea na ito, since ito ay may gusto na sa akin at alam naman na ng lahat na may gusto sa akin, palabas, gamitin ko na lang siya para pagsilosin si ex. Pero magkabalik. Ano ang ginamit para pagsilosin? Wala naman. Wala ko. Wala ko ex. Meron ba ako ex? Meron. Meron ba? Lagot ka pag nanonood si ex, nakikinig, inano mo na. Meron ba? Meron po. Hi, sa ex niya. Grabe. Tinatanggi. Ex-girlfriend. Tapos? Yun. Nagbablash ka. Nagbablash ka. Kinikilig ano ba? Nagbablash ka. Bakit ka kinikilig? yung itin yan, alam ko kinikilig ka. Ano ka. So yun. Nakinikilig ako para sa'yo. Kinikilig. Wala. Tapos? Ano ba ang tinatanong mo? Kung meron kang ganon, ginamit para magpaselos. Wala naman. So, gagamit ka ba ng ganon? Hindi. Willing naman si girl. Hindi ko masabi. Malamang gagawin mo rin. Kung ibabalik ko yung nakaraan. Yung kabataan mo. Sige, ibabalik ko yung kabataan.
Gumagamit ka ba? That's a good question. Malamang gumamit ka. Siguro dahil ano ako, kung siguro dahil nga hindi pa ako ganun ka-mature. Hmm. Tapos may mga sariling intention ako maka. So hindi malayo na hindi maging malayo. Peter ka rin. Imposible. Pero ano nga, being the mature person that I am right now. Hmm. Siguro alam ko may something wrong doon sa ganung klaseng ano. Pero, so ano mo dito? Ha? Sige, tuloy mo. Pero yun nga, baka kung ako yung bata-bata, baka gawin ko rin yun dahil nga may intention ako na. So, ganun talaga mga lalaki po, gumagamit ng mga babae. Grabe, ginanaroon mo na lahat. Ikaw nga, di ba? Meron ako na-experience mo ba yun? Na ano? Na may yung pinag-experience. Di ba babae ganun din? Ginamit ako na pagsesyo. Di ba na babae hindi, ganun din? Hindi ako nagaganun. Ang babae ganun din, may mga ganun babae na, kunyari, di ba, may nakaaway si boyfriend or si ano, tapos magpapakita kung gano'n siya sa sweet si sa ibang lalaki sa harapan pa niya. Ay, hindi ako may ganun. Mga ganun babae kayo. Oh, sino? Parang kilalang-kilala bakit mo. Bakit nagkatanong ako? Hindi, sinasabi ko lang. Parang kilalang-kilala mo kasi ayaw. Parang confirm na ano kasi hindi, sarili mo alam, na. Alam mo naman na meron, di ba? Meron talaga. Oh, hindi ko naman sinasabing wala eh. Hindi ko naman. Sinasabi ko meron nga pero hindi ako yun. Hindi ko sabi ikaw. Yun. May favorite eksena ka ba dito na parang nakaka-relate ka sa buhay? Ngayon siguro dahil ngayon ko pinanood at ako ay tatay na yung moment niya nung mag-ama. Tatay niya. Grabe, ganun na ba ako katanda? Yun na yung mga moment na na-appreciate ko. Siguro ngayon nga na matanda. Natatay ka na. Natatay na ako. Yun yung gusto kong moment ng bonding nila ang mag-ama. Kasi nga, di ba, si Lara Jean namataya ng nanay. I think, si Lara Jean kasi para sa akin yung naka-experience ng mas matinding heartache na namatay yung nanay. Kasi, hindi siya ganun katanda para maintindihan yung nangyari. Hindi pa siya ganun ka-mature para madaling magka-get over. At the same time, hindi siya ganun kabata para hindi maalala or hindi tumatak yung experience na yun. Kasi, mga memories niya sa mami niya. I think si Kit sobrang bata pa kaya hindi pa masyado. Si Kitty, hindi pa siya ganun katanda para maapektuhan siya. Si Margo naman, matanda na siya. Meron na siyang sense of maturity. Hindi. Si Margo kasi parang inano niya na kailangan niya mag-mature para maging mami ng mga kapatid Oo niya. Oo. So, si Lara Jean kasi wala pa siya sa level na gano'n na kailangan akong maging mature. Yun yung parang in between pa lang siya. Oo. So, kaya siya yung nasa boundary pa lang siya ng pagiging mature at saka yung kaya yung concern niya ng kanyang mga kapatid at saka ng kanyang tatay na iintindihan nila dahil nga parang shinut down niya yung sarili niya sa world eh. So, yung moment na dinala niya muli yung kanyang anak sa favorite spot nila, is a way para itawagan yung anak ko, anak, labas ka naman dito sa meron, there's a lot of good things pa rin sa mundo to enjoy love, happiness, kilig. So, yun yung purpose ng isang father. Tatay. Oo. Yun gusto ko yung mga ganun moment kasi dati nung hindi pa po pandemic meron kaming regular date ni Cadence ng anak namin panganay kami lang lumalabas sa McDonald's at uusap kami syempre as the year passed nag-i-evolve yung mga pag-uusap namin hindi ko naman nilook forward na yung may pag-usapan din tungkol sa boys na pero malapit na ready ka na ba dahil high school na eh syempre pinaprepare ko na yung sarili ko kasi that's the inevitable hindi mo yan mapipigilan at the same time nga naiintindihan ko siya kasi dumaan din ako sa kanyang stage tayong lahat although lalaki ako gusto kong siyempre experience ng anak ko ang masayang buhay ng isang teenager. Ang masayang buhay na ma-in love, magkaroon ng crush, or may manligaw. Kaya nga sabi ko, okay lang na may manligaw sa'yo, basta dito mo sa bahay dalhin, kahit yan ay ibang lahi pa. Kalabanin ko siya ng English. Bawal. Sa nanay, bawal. Sa akin, okay lang. Basta, siyempre, like, yung common na dialogue ng mga magulang. Magpababayan pag-aaral, wag magpapabuntis at wag gagawin yung ginagawa ng mag-asawa lang. So yun lang yung sa yun nga. Kaya yun ang gusto kong eksena.
How about you? Anong paborito mo? Isa na. Ako din. Ako din. Grabe siya. Nasa jacuzzi. Nasa jacuzzi. Ako din. Gusto ko din yun. Favorite ko din yun. Gusto yun. Kasi nakakatuwi na nasa jacuzzi. Kasi baka ikaw may gusto hindi nun. Hindi niya nadala yung kanyang bathing suit. Kaya no, suot niya ibang tulog. Naka-nighties siya. Nighties ba? Hindi ba pajama? Nighties? Hindi, naka-ano siya, di ba? Naka-pajama ba siya? Ah, hindi na namin ba? Ayan yung sa tatay. Bakit? Ako din, yun din ang favorite. Hindi ka ba one of the favorite na na-excena ko yun. Oo. Yun nga, yung pag-uusap niya. Tsaka yung tatay niya kasi school ko lang eh. Parang gusto ko din yung sinabi ng tatay niya na oh, yung daddy niya is doctor. So cool siya. That's binigyan pa siya ng ano, 'di ba, condo para prepare. Ay, naman, hindi ko gagawin parang ganoon. So ang kanya, parang nagustuhan ko lang maano yung ganung way na kinausap niya yung anak niya, sinabi niya yung mga kailangan gawin. Parang nag-usap sila as friend, parang ganoon. Which is nagustuhan ko din yung sinabi ng tatay niya na parang na kasi siya nagmo-mourn din siya eh, sa loss ng kanyang wife, sa asawa niya. So masyado din siyang nag-focus sa loss na 'yon para maano yung sarili din niya na hindi na niya namamalayan na meron pala siyang mga anak na kailangan pa ring i-guide. In spite na habang nagmo-mourn siya, nalimutan niya na nagmo-mourn din pala yung mga anak niya na kailangan din ng guidance niya. Which is, mas kailangan ng mga anak niya kasi diba mga bata pa. So yun, yun yung nagustuhan ko dun sa sinabi nung ano. Tsaka gusto ko din yung every, parang Friday night nila na nanonood, nasa sala lang sila, tapos nanonood sila ng movie. Gusto ko yung ganun. Kasi, yun yung gusto mo, di ba? Parang yun yung weekend. Bakit sa laptop lang sila nanonood? Hindi ko alam. Baka kinakas nila sa TV. Nasa laptop nga eh. Ayun, so nagmo-movie night sila. Tapos parang nakatambay lang. Nakatambay lang sila doon sa ano. Tapos, dinidiscuss nila yung movies. Parang ganito sa ginagawa namin. Pero, so yun, parang maganda siya na bonding din. Diba? So, tsaka mabibuild yung relationship na yung closeness nila. Malay nyo, para dun, diba? After 4 or 5 years, may mga co-host na kaming mga ano, mga pag-uusapan bata na namin. Yun yung gusto ko, yung parang pag-uusapan. Parang yung ganun. Yun. Pero yung kanilang sa love, ano nila, parang normal naman na ganun yung yung normal na ano, parang nagustuhan ko lang din na pinapakita din yung conservative type na dapat yung mga babae is hindi ganun yung normal na ginagawa nung iba. Is sila regine is may preservations pa rin sa sarili, may reservations sa sarili niya. Parang ganun. So yun yung nagustuhan ko din doon. Na hindi siya yung nag-go na lang sa flow kung ano yung ano. Meron siya ding standard na kailangan ganito ako, ganyan. So yun, may conservative side pa rin siya, si Lara Jean, kumbaga. Okay. Yun. Okay, tama. Yun. At saka lalo po, yun pala nakalimutan ko sabihin, mas lalo pala ako nakarelate kasi nga, tatlong Maria yung anak. Eh. Okay, tatlo din po kasi ako eh. Tatlo ka rin? Tatlong Maria tatlong din. Tatlong Maria din yung anak mo. Tatlong babae, isang 10-year-old or tama, 10-year-old at saka twins na babae. So medyo mahaba-haba pa ang bubunin. Sa mga bata, maganda 'yon na magkaroon kayo ng parang reservation ba na merong rules sa sarili niyo na ganito, hindi ibig sabihin na no normal or ginagawa na ng lahat gagawin mo rin. Parang ganun, 'di ba? Parang inaalagaan niya din yung sarili niya, kinikip niya din kung ano yung kahit yung iba is ganun na yung ginagawa, parang inaalagaan pa rin niya yung may respect pa rin siya sa sarili niya at sa katawan niya, kumbaga. Tapos siguro sa normal naman para sa akin naman sa mga parents or sa mga guardians, kumbaga. Parang normal naman na ganyan sa kung meron kayong mga teens or may mga adolescents na mga kasama sa bahay, normal naman, isipin na lang natin na during our age na dumaan din tayo sa ganyang stage. So ang atin na lang is to guide them. Tsaka mas
pag pinipigil mo kasi yung mga bata, mas hindi sila mag-share sa'yo. So, mas maganda na, mas open sila para at least mas mag-guide natin sila. Yung pala, diba? Gusto ko tanong, papanoodin mo ba ngayong gantong klaseng pelikula kasamang 10-year-old mong anak? 10-year-old, hindi pa pwede. Hindi pa pwede? Mm-hmm. Okay. Hindi pa pwede sa 10-year-old ba, to. Yung 10 years old, 7 mm-hmm. years old, mga ganitong klase ng pelikula yung pinapanood namin. Yung medyo may heavy hindi laman. Pa, hindi pa to pwede although sa kanya. Hindi pa niya maintindihan. Siguro ako, kung na-curious ka, papanoodin namin mag-ama. Sorry, ayoko kasing expose siya sa ganung ano. Which is okay, understandable. Pero kasi pag minsan, may mga ano na baka gayahin niya. So, yun lang. Pero mas maganda siguro na ma-experience na lang niya in real life. Pero in real life, kapag naman, nakapag-experience siya, pwede namang i-discuss. Hindi naman siguro magiging clueless siya. No? Ayawan ko. I don't know. Okay. Lalo na dito kasi halos parehas kasi ang culture ng US at saka ng UK. So, ikaw? Ano ka? Siguro, yun nga, watching the movie, tama ka, naalala ko rin yung pagiging teenager, nakakamiss, baka magalit ka. Nakakamiss kasi. Hindi ako magagalit. Parang na-miss, nakakamiss lang din yung feeling na ano, yung nakanikilig ka. Oo, yung thrill ba, na. Ba, hindi ka nakanikilig? Hindi na nga masyado. Yung thrill na ano na. Saka kayo, hindi ka na. Kinikilig ako. Pero sa mga ganyan mga pinilit pelikula. Pinilit eh, no? O, tapos. Ibig sabihin, yung nakakamiss, hindi naman sa dahil gusto kong balikan. Parang na-miss ko lang yung feeling na in love ka for the first time. Yung yung nag-iisip ka sa gabi na ako. Kaya yung iniisip niya. Sino ba ang first ano mo? Ha? Sino ba ang first crush mo? O na ganyan? Ilang taon ka na nag... Mag-names ako? Hindi. Ilang taon ka? Ilang taon ka na lang? Yung first time na nagka-crush ako? Yung ganyan, first time na nagka-crush ka na iniisip mo ganyan sa gabi. Elementary pa lang. So grade ano ka? Grade 3 yata, grade 4. Okay. Tapos, sige. Yun, grabe anong bata pa lang. Ewan ko yung anak namin nagka-crush na. Pero may crush di ba siya nung elementary siya? Nakakamiss lang nung grade school siya, may crush siya, di ba? Oo, yung magkaroon ng crush ng ganyan. Tapos, yung papasok ka the following day or makikita mo na muna naman si crush. Look forward ka para tapos, makita si crush. Hindi mo alam kung paano ka mag-i-interact. Parang ganon. Parang... kaharap mo siya pero hindi mo masabi na love na may gusto ka sa kanya. Nakakamiss lang yung ganong ano kasi nga makes you feel young. Parang antanda ko na. Nakaka-excite pero at the same time syempre hindi ko na mababalikan yan. Gusto ko ma-experience na anak ko yan kasi syempre it's an exciting feeling. Although syempre kaya nga nandito tayo mga magulang para mag-guide sila them. Para hindi syempre maging magkamali, di ba? Alam naman natin yung iniwasan natin. This movie is okay. Looking forward to watch the second part. Kasi to be quite honest, medyo yung character development ni Peter is okay naman na parang okay, acceptable ko na sila yung nagkatuloy na at the end. Pero mas gusto ko kasi na si Josh. Team Josh tayo. Team Josh. So, hindi ko alam, baka sa second part, since this is a three-part movie, although, sinabi ni Netflix na magkakaroon doon ng part 4, which will totally deviate from the book. Kasi nga, tatlo lang yung libro. Kailangan muna, at least, siguro, syempre, kailangan muna natin panoodin yung second and third part. Kasi nga, like I said, mas prepare ko si Josh eh. Kasi siya yung the good guy who deserves to get the girl at the end. Kasi si, ayun yung kasi nangyayari sa atin eh, di ba? Parang bakit daw ang mga babae, mas na i-inlove sa mga piliyong lalaki. Bakit nga? Sa medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Sa, alam na natin na marami may challenge. Parang gano'n. So yun, tapos at the end, ba't na kaya ako iniwan? May challenge kasi. Parang meron kasing, sense of fulfillment na kapag napa-or, naging akin tsaka, siya. Tsaka, mapapabago ko tong lalaking to. Parang gano'n. So, parang ang tingin nyo sa sarili nyo, savior, na ako ang nagligtas sa'yo mula sa pagiging piliyo. Ganun ba yung... Siguro. May ganun challenge. So, kahit naman ang lalaki, di ba? Pag may challenge, parang okay din. Siguro. Iba-iba lalaki. Anyway. So, yun ang nilolook forward ko siyempre sa second and third. So, ibig sabihin, makikita-kita pa po tayo sa
sa mga second and third ano sequel na to. Kayo po ba? Nagustuhan niyo po ba yung pelikula? Ano ba kayo? Team Josh ba or kayo? Peter? Or Team Peter? So, write down your comments. Siguro yung iba, napanood na yung pelikula. Naunahan niyo pa kami. Please bear with us. Sabi nila, labas to next year yung bagong pelikula. So, at least we'll be on time. At least bago naman namin napanood yung the new part, napanood naman namin si 2 and 3. So with that, we say thanks to everyone. Again, thank you for watching. Thank you for reaching the end of this audio or podcast or vodcast. Please don't forget to subscribe and if follow you have sa podcast, sa Spotify and Apple. Yes, Apple Podcasts, Google Podcasts and Amazon. Also available sa Amazon. If you have any movies, TV series or anime that you want us to discuss, please feel free to comment. Subscribe or like our Facebook page para maglagay kayo ng mga recommendations. And with that, we say thanks to everyone and see you next time dito sa Learning with you. Bye!